Kumusta po kayo mga ginigiliw kong tagapakinig? Muli po ay narito tayo para sa isa na namang kwento ng kababalagan. At tulad po ng dati ay hangad ko pong lagi na sana'y abutan po kayo ng pagtatangal na ito na nasa mabuti pong kalagayan, ligtas sa anumang uri ng kapamakan at karamdaman. Magandang araw po sa iyo, Sir PB. Ako nga po pala si Margie. Isa po akong OFW at lagi rin pong nakikinig sa inyong mga kwento. Ilang buwan ko na rin pong sinusundan ang bawat kwentong ina-upload nyo po dito sa YouTube. Naging libangan ko na po ang pakikinig at pangtanggal na rin po kasi ito ng stress dulot ng aking trabaho dito. Bali may kwento rin po akong nais na ibahagi sa inyo. Totoo po itong nangyari. Naganap ito sa probinsya ng nanay ko. Sabi ni nanay, matagal din po itong naging laman ng usap-usapan doon sa kanilang bayan noon. Ito po ay karanasan ng pinsan ng nanay ko na si Uncle Pilong. Ayon sa paglalarawan ni nanay, si Uncle Pilong ay mabait at maalalanin. Masipag din po ito at tumutulong talaga sa kanilang mag-anak. Kaya kahit mahirap ang buhay nila noon, ay hindi sila sumasala sa pagkain. Dahil na rin sa pagtsatsaga ni Uncle Pilong. Nang maganap ang trahedyang ito, ay 20 anyos na sila. Katutubo kasi ni nanay ang pinsan niya. Bukod sa mga gawain sa bukid, ang isa pang pinagkakaabala ni Uncle Pilong noon ay ang pag-uuling at paggawa ng suka mula sa nyog. Isang araw, nagulat na lang sila nanay nang mabalitaan nilang napatay umano si Uncle Pilong. Talagang hindi sila makapaniwala dahil napakabait nitong tao at mahusay ding makisama. Kaya kahit abala silang nagtatrabaho nun sa bukit, ay iniwan talaga nila ang kanilang ginagawa at sumadsad sa bahay nila ang Uncle Pilong. At doon nga ay napatunayan nilang patay na nga ito. Nakita nila ang kalunos-lunos na sinapit nito. Nung mga panahong iyon, ay hindi pa uso sa kanilang lugar ang imbalsamo. Lalo na at malayo ang sa kanila. Nasa bulubunduking kasi silang bahagi ng kanilang probinsya. Kung kaya, kapag may namatay, ay isang gabi lang ang lamay. At kinabukasan, ay inililibing na rin kaagad. Kwento ni nanay, naabutan pa raw nila ang bangkay ng Uncle Pilong bago pa ito mailagay sa ginawa nilang atahol. Wasak ang katawan nito na ang dami ng mga malalalim na sugat. At sabi pa ng mga kamag-anak nila at ibang mga taong naroon, may mga nawawala itong bahagi ng kanyang laman-loob. At ang matunog na usap-usapan ay inatake ito ng aswang. Hindi naman nabago sa kanila ang mga kwento tungkol sa aswang. Pagkat may ilang mga pangyayari na rin noon doon sa kanilang probinsya na kinasasangkutan ng mga aswang. Pero hindi rin kasi ito madalas na nangyayari. Taon din ang binibilang bago may mangyaring ganon. Kung kaya nga ati pa rin ang paniniwala ng mga tao noon sa kanilang lugar. Kahit pa marami na rin noon ang nagkukwento na nakakita sila mismo ng aswang, ay marami pa rin hindi naniniwala. Pero ang nangyari kay Uncle Pilong ay kakaiba. Ngunit may ilan pa rin sarado ang isip at hindi pa rin talaga naniwala.
Nalaman nila nanay ang buong istorya nung gabi ng lamay. Bali nagpunta talaga silang lahat ng kanyang mga magulang at mga kapatid. Pagkatapos nila magapuna noon ay umalis na sila ng bahay dahil malayo pa ang kanilang lalakarin papunta sa bahay ni Langkol Pilong. Nang dumating sila doon ay marami na ang mga taong naroon. Napansin nila nanay na iyak ng iyak ang mga magulang at mga kapatid ng Kolpilong. At napansin din kaagad nila nanay na tila lahat ng tao ay nakatuon ng pansin sa isang taong nagsasalita. Hindi ito taga roon sa kanila, kundi taga kabilang bayan kung saan natagpo ng bangkay ng Kolpilong. Kung kaya naisipan din nilang makinig sa sinasabi ng lalaki. Kwento nito, galing raw siya sa bahay ng kanyang kumpare dahil nakipag-inuman. Hindi niya sigurado kung anong oras na siya umuwi, pero malalim na umano ang gabi. Nang nangangalahati na siya pauwi sa kanila, e bigla siyang may nakasalubong sa daan. Binati niya raw ito ng magandang gabi, pero hindi ito gumanti ng pagbati sa kanya. Nang makalapit na ito sa kanya, ay napansin niyang marumi yung lalaki at nakakaawa ang kanyang mukha. Namumutla din ito na para bang wala ng dugo sa pagkaputla. Nakiusap ito sa kanya at humihingi ng tulong. Ang akala niya ay may kasama ito, at iyon ay napahamak. Kung kaya iyon yung kanilang tutulungan. Iyon ang una niyang naging pagkaunawa. Kaya nagmamadali naman daw siyang sumunod doon sa lalaki. Na habang naglalakad sila ay panay ang lingon sa kanya nito, at itinuturo ng kanyang isang kamay ang direksyon kung saan naroon nung sinasabi nito. Sumuhot sila sa masukal na bahagi ng bundok. Halos may 15 minutos din silang naglakad, hanggang sa makita niya ang isang katawan na nakaandusay at naliligo sa sarili nitong dugo sa kakahuyan. Kaya nagmamadali niya itong nilapitan. Pagluhod niya sa tabi ng katawan ng lalaking nakahiga sa lupa, ay tumambad sa kanya ang nakakakilabot at kalunos-lunos na sinapit nito. Nagtamo ito ng maraming sugat, at halos lahat ng iyon ay malalalim. At napansin niya kaagad na wala na itong buhay. At nagulat siyang bigla nang makita ang mukha ng bangkay. Agad niyang hinagila yung lalaki na kasalubong niya sa daan na siyang nagturo ng bangkay, ngunit hindi na niya ito matagpuan. Bigla siyang nangilabot. Pagkat itinuro nito mismo sa kanya ang sariling bangkay kung saan matatagpuan. Pagkat yung bangkay na nasa harapan niya ay iyon din yung lalaking nakasalubong niya sa daan. At iyon nga ay siyang Kolpilong. Pagpapatuloy pa nung lalaki, ang akala niya ay nagawa na niya yung gustong ipagawa sa kanya ni Angkol Pilong. Pero nagpakita pa ito sa kanyang panaginip. Ipinakita sa kanya kung paano ito walang awang nilapa ng aswang. Nananlaban pa umano si Angkol Pilong, pero lubhang malakas yung aswang at hindi niya talaga ito kinaya. Sa panaginip niya ay nakita niya ring nanigas ang katawan ni Angkol Pilong at hindi nakagalaw. Kung kaya malayang nais sa katuparan ng aswang yung masama niyang balak. Sabi pa nung lalaki, ipinakita din sa kanya ni Angkol Pilong yung mukha ng aswang at isa iyong babae. Hinihingi ng mga magulang at mga kapatid ni Angkol Pilong
yung larawan ng babaeng tinutukoy ng lalaki na nakita niya sa kanyang panaginip. Ngunit hindi niya raw iyon mailarawan. Pero kung kanya itong makikita, ay agad niyang makikilala. Bigla naman nagkaroon ng komosyon. Nang hindi sinasadyang matabig ng isang babae yung mga baso ng kape na dala-dala ng pinsang babae ni nanay. Nakatawag talaga yun ng pansin sa mga taong naroon na nakikipaglamay. At panandali ang nawala ang atensyon doon sa lalaki nagsasalita na siyang nakatuklas sa bangkay ng kolpilong. At napuntang lahat ang kanilang pansin doon sa babaeng nakasagi sa mga baso ng kape na nagmamadaling umalis. Kaya biglang sumigaw yung lalaki at iniutos na pigilin yung babae. Dahil bigla itong nagduda kung ano ang dahilan ng babae, kung bakit ito nagmamadali, at tila ba may iniiwasan. Ngunit bago pa nila ito mahawakan upang pigilan, ay mabilis na itong nakalabas ng bakuran. Pero hindi sila tumigil. Kanila itong sinundan. Dala ang kanilang mga itak at kahoy na pamalo, ay hinabol nila ito. Kwento ni nanay, marami ang humabol ng mga kanayo nila. Nakasama rin sa mga humabol ang tatay niya at tatay niyang kulpilong, dalawa niyang pinsan at yung lalaking taga-kabilang bayan. Maya-maya ay nakita nilang bumalik na ang karamihan sa kanila. At sinabing hindi na nila naabutan pa yung babae pagkat bigla raw itong naglaho. Pero yung mga malapit na kaanak ng kulpilong at yung lalaki ay hindi pa rin nakabalik. Hanggang sa nauna nang umuwi sila nanay kasama ang mga kapatid niya sa kanilang bahay. Nang mga madaling araw na ay nagulat sila nanay. Nagising sila nang marinig ang tinig ng kanilang mga magulang. Pagpasok ng mga ito sa bahay ay agad na nang hingi ng kape ang tatay nila. Kung kaya, ipinagtimpla naman ito ni nanay. Habang nagkakape, ay kinuwento nito na nahuli nila yung babae. At ito yung sinasabi ng lalaki na ipinakita sa kanya ng kulpilong sa panaginip. At totoo ngang aswang yung babae. Dahil nung huli, ay inilabas din nito yung tunay niyang anyo. Nasinubukan pa raw silang ipailalim sa udom nito. Buti na nga lang at marunong din pala yung lalaki na taga kabilang bayan at nakontra niya kaagad yung ginagawa ng aswang. Kwento pa ng tatay ni nanay sa kanila matagal bago nila napaamin yung babae. Bigla nilang naitanong kung nasaan na yung babaeng aswang. Hindi kaagad nakasagot ang tatay ni nanay. At napatingin lang ito sa kanila. Maya-maya ay sinabi nitong mas mabuti nang hindi nila malaman. Pero nahulaan na nila nanay kung anong kanilang ginawa. Dahil na rin sa binitawang pananalita ng tatay niyang kulpilong na hindi siya papayag na hindi niya maipagiganti ang kanyang anak. Na kung mabibigyan lang raw siya ng pagkakataon bago mailibing sa kinabukasan siyang kulpilong, ay isasama niya sa hukay yung may kagagawan ng kanyang pagkamatay. Kaya kahit hindi sabihin ang direkta ng tatay ni nanay sa kanila, ay malinaw na kung ano yung sinapit ng babae. Nailibing siyang kulpilong na nakamtan niya yung katarungan sa malagip niyang sinapit. Sabi ni nanay, mula nang mangyari iyon ay naging maingat na sila at iniwasan na talagang magpagapi pa sa daan. Kahit nga yung mga lasingkero sa lugar nila ay hindi na naglalakas loob pang dumayo ng inuman, lalo na at alam nilang sila ay gagabihin. Ang pamilya naman nila nanay at mga kaanak
ay naging alerto rin. Dahil sa pangambang baka balikan pa sila ng mga kalahi ng babaeng aswang. Inisip kasi nila na baka alam ng mga ito na bumisita yung kanilang kalahi sa lamay ng kanyang nabiktima at hindi na muling nakabalik pa. Kaya kapag may nagagawi sa kanilang ibang tao ay talagang listo sila, nanay. At mula din noon ay hindi na sila nawawalan pa ng mga pangontra sa aswang. Pero sabi ni nanay, minsan na rin silang pinaraanan ng aswang sa bahay nila. At hindi lang isa ang nagtangkang bumisita sa kanila. Buti na lang at naroon noon ang ilan nilang mga kaanak na lalaki dahil magpapagapa sila. At awa naman ng Diyos dahil sa kanilang pag-iingat ay hindi naman na nasundan pa yung nangyaring iyon sa pinsan ni nanay na si Uncle Pilong. Hanggang dito na lang po, Sir PB, ang kwento kong ito. Maraming salamat po. At sana po ay inyo ring magustuhan at maibahagi sa inyo pong programa. At dito po nagtatapos ang itinampok nating kwento para sa gabing ito. Nawa ay inyong nagustuhan at patuloy nyo pa sanang subaybayan ang mga susunod pa nating kwento dito lamang sa Mga Totoong Kwento na Kababalaghan. Maraming salamat po at hanggang sa muli.